up guys? Mark the Biker po. And I'm back! Ayun guys, pag-usapan natin yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng clavicle fracture or collarbone injury. Ang nangyari is, yung collarbone ko, yung buto natin dito, is naputol siya. So it's been 4 weeks na ngayon, hindi na ako nakasling, nagagalaw ko na siya. Pero ang topic natin ngayon is pag-usapan lang natin kung ano yung dapat at hindi dapat mong gawin pag nagkaroon ka ng collarbone injury. At sana hindi nyo na to kailangan gawin, sana hindi kayo may injury. Siguro talakayin ko na rin paano ko nagkaroon at saka kung paano maiiwasan. Number one, sige, paano ako nagkaroon ng collarbone injury? Okay, nagkaroon ako ng collarbone injury noong October 13, patagin race. Ang nangyari is, steep section siya. Tapos, mabilis ako, steep section, tapos pinidalan ko pa. Tapos, nawala yung preno ko. Tapos, ayun. Same plan. Tapos, pagkaikot ko, dalawang ikot yun, bigla na lang kukunin ko pa sana yung bike ko, ikutuloy ko pa sana yung race ko, tapos biglang hindi ko na maangat yung kaliwang kamay ko. Tapos pagkahawa ko dito, sabi ko, ayun na, sabi ko, bali na. Tapos, yun, sigaw ako ng tulong, akit ako ulit, kasi halos kakastart ko pa lang nun, tapos nangyari na agad yun. Tapos, ayun, akit ako agad, tapos humingi ako ng tulong, nagparadyo ako ng assistance para makababa ako ng trade. So, yun. Nangyari kasi, dapat kasi guys, ang siguro ang pinaka number one ko na lang na masasabi para maiwasan niya yung collarbone injuries, ride within your limits. Kasi ako, ang ano kasi sa akin, anong ginawa ko nung talagang tawag dito, hindi ko alam anong meron sa akin, pero sobrang aggressive ko nung araw na yun. Talagang init na init ako mag-ride, gigil-gigil ako mag-ride nung araw na yun. Kaya ayun ang nangyari sa akin. Talagang pinilit ko kasi talagang makapwesto nun. Kaya yun nga, wala pang 1 minute, same plan na agad ako. Kaya yun. Kaya yun guys, ride within your limits para maiwasan nyo yung mga semplang-semplang, ganyan. Kasi yung improvement, it comes with time naman, hindi naman yan biglang nandyan eh. Although ako, may mga nagsasabi na skilled na ako, pero nangyayari pa rin sa akin to. Kaya ayun. So ayun, paano mo papagalingin ang collarbone injury? Clavicle fracture. Kasi yung dinayagnose ako ng orthopedic, ang diagnosis na sa akin, sabi niya, malakas daw yung muscle ko dito sa part na ito, yung shoulder muscles ko, sabi niya. Kaya hindi niya na ako in-advise ng operation. Then sabi niya, mag-sling na lang daw ako within 3 weeks. Tapos hindi niya rin ako binigyan ng painkillers. Kasi sabi niya, baka daw kung anong-anong gawin ko, kung may painkiller ako, baka daw lalong lumalang. Kaya hindi niya ako binigyan ng painkillers. So ngayon, 4 weeks na, halos normal na yung galaw ko, pero may konting sakit pa rin siya. Nakakapag-bike na ako, pero bike to work lang. Hindi pa ako nagtatry ng mga kalokohan sa bike. Bike to work lang talaga. Pero, mga tips ko sa inyo, kasi yung doktor, yun lang ang sinabi niya sa akin eh. Huwag kang masyadong gumalaw, magpahinga ka. Yun lang sinabi niya sa akin, balik ka after 3 weeks. Yun lang. Literal na yun lang talaga ang sinabi niya sa akin. Parang blanco ka, anong kailangan kong gawin, anong kailangan kong kainin. Hindi mo alam, wala siya sinabi sa akin eh. Nung sinabi niya kasi sa akin na after 6 weeks, okay na yan. Parang boom, wow, 6 weeks lang, makakapag-bike ako ulit. Hindi ko na natanong yung mga dapat kong itanong. So, ang nangyari is, nag-search na lang ako, Google, YouTube. Tapos, ayun, na-search ko is, napaka-effective na itlog, gatas, at saka saging. Itlog for protein sa muscles mo. Gatas, syempre, calcium, sa buto mo naman yun. Tapos, yung saging naman para sa tissues mo. Ayun, kaya mas mabilis
kung na-recover yung clavicle ko. Pero hindi pa ako nagma-mountain bike ulit. Lang talaga ako, bike to work lang, nililimit ko lang dun muna yung sarili ko. Dahil kahit minsan nagba-bike to work ako, nararamdaman ko pa rin siya. Makikita nyo dito, may bukol yan. Ayan. Yan, bali yan. Ayan, nakaganyan yan. Ayan yan, nakaganyan. Pero ngayon, magkadikit na yan. Magkadikit na yan. So, ayun, thankful lang ako kay God kasi may mga nabasa rin ako na panood din sa YouTube na sabi nila mas worse daw ang dislocation kaysa sa fracture. Lalo na yung dislocation dito sa part na to. Sobrang sakit daw. Kaya buti na lang hindi yun nangyari sa akin. Buti na lang din. Ayun. Sana guys, tawag dito, yun nga, re-remind ko ulit kayo. Ride within your limits, tapos yung skills is darating yan in time, huwag kayong magmadali. Practice lang ng practice, huwag kayong maingit sa mga magagaling na. Kasi sila, nanggaling din naman sila dito. Sa ganito na katulad natin na nag-uumpisa pa lang. So ayun, darating din yan. So ayun guys, nakakapag-post na ako ulit ng mga videos. Pero mga filler videos lang, wala muna akong riding. Pasensyahan nyo na kasi ayaw nating pilitin kasi mas pinipilit mo itong gumaling, mas matagal kang gagaling kasi kailangan talaga niya magpahinga, kailangan talaga niya mag-heal. Actually, hindi nga advisable na tanggalin ko na yung sling. Pero kasi sobrang nakakairita na kasi. Hindi rin advisable na mag-bike na ako, pero grabe naman yung traffic. Kaya ayun. So guys, yun lang. Salamat sa panonood. See you in my next videos. Salamat. Bye-bye.